So good morning mga kabahay, welcome po sa ating episode ngayon kung saan tatalakayin natin ang isa sa mga mahalagang termino sa mundo ng real estate. At mga kabahay, sasagutin din natin yung kadalasang tanong ng ating mga kababayang OFW, yun yung paano ba mag-avail ng isang bahay sa isang subdivision. So mga kabahay, kung ngayon lang tayo nakita at kung bago ka sa aking channel, kung nga pala si Harold ng Filipino Homes, isang accredited real estate salesperson. So mga kabahay, kung isa ka din sa mga nagtatanong o mga naguguluhan kung paano ba mag-avail ng isang bahay sa isang subdivision, ang vlog na ito ay para sa'yo. So yun nga mga kabahay, meron tayong dapat isagawa o isalang-alang bago tayo gumawa ng hakbang sa pagbili ng bahay sa isang subdivision. Number one, yung tinatawag na research. So mga kabahay, pag sinasabing research is magsasagawa tayo ng tinatawag na pananaliksik. Okay? So dapat nating tandaan mga kabahay na yung bahay na ating bibilihin is hindi pa natin kabisado. Kaya nga sa una pa lang is dapat nating i-research muna o magsaliksik muna tayo tungkol sa bahay na ating gustong bilhin. So ang tanong, paano ba isasagawa ang pag-research o ang pag-pananaliksik? Okay? So ang sagot dyan mga kabahay is sa panahon natin ngayon is existing na yung tinatawag na internet. Sa panahon natin ngayon, meron ang tinatawag na social media. Nandyan yung Facebook, nandyan yung Instagram, nandyan yung YouTube. So mga kabahay, sa pamagitan ng mga social media na yan, ay maaari nating i-research yung bahay na gusto natin. Okay? So pangalawa mga kabahay is yung tinatawag na inquire. So mga kabahay, after nating mag-research, no, meron na tayong konting idea tungkol sa bahay na ating gusto, is maaari na tayong mag-inquire or magtanong. So ang tanong natin ngayon, saan ba tayo mag-i-inquire? Saan ba tayo magtatanong tungkol sa bahay na ating gusto? So ang sagot dyan mga kabahay is maaari tayong mag-inquire o magtanong doon mismo sa opisina ng developer na gusto natin. So sa panahon natin ngayon mga kabahay is again, the same sa pag-research is meron tayong tinatawag na internet. So sa pag-i-inquire din mga kabahay is maaari nating gawin ito sa pamagitan ng mga social media, yung Facebook, YouTube at Instagram. Kasi sa mga social media na yan mga kabahay is nandyan yung mga kaibigan natin na expert sa real estate. So ang ibig kong sabihin na expert sa real estate mga kabahay is sila yung mga kaibigan natin na mga real estate agent. So mga kabahay, again, so sagot sa tanong natin kanina, saan ba tayo, kanino ba tayo mag-i-inquire? Ang sagot ay doon sa mga real estate agent. Bakit tayo magtatanong o mag-i-inquire sa isang real estate agent? So ang sagot dyan mga kabahay is unang-una sila ay expert na, okay? So expert sila sa detalye ng bahay na ating gustong bilhin, okay? So ano bang mga posible o dapat nating itanong sa mga real estate agent mga kabahay? Una is dapat nating itanong yung presyo o halaga ng bahay na ating gustong bilhin. Napakahalaga ang mga kabahay na alamin muna natin yung presyo ng bahay na ating gustong bilhin para mapaglaanan natin ito ng tinatawag na budget. Okay? So, pangalawa nating maaring itanong sa isang real estate agent mga kabahay is yung uri o klase ng bahay na gusto natin na makikita sa isang subdivision. Kasi nga mga kabahay, sa isang subdivision is merong tinatawag dyan na uri o klase ng bahay. Okay? So, gaya ng ating tinalakay sa previous natin ng vlog, sa isang subdivision is merong tinatawag na a row house, merong townhouse, merong duplex at merong single detached. So isa din yan sa dapat nating itanong sa isang real estate agent. So yun yung tinatawag na pag-i-inquire. So pangatlo mga kabahay is yung tinatawag na site tour. Okay? So after nating mag-research, after nating mag-inquire sa isang agent, is magsasagawa na ng tinatawag na site tour. So mga kabahay, ano bang ibig sabihin ng site tour? So mga kabahay, pag sinasabing site tour is pupunta ka na mismo ikaw at yung agent sa mismong dako o lugar na kung saan doon nakatayo yung bahay na gusto mong bilhin. So ang tanong ngayon mga kabahay, importante ba ang tinatawag na site tour? Ang sagot is yes, napaka-importante ng site tour mga kabahay. Kasi nga, doon sa inquiry na isinagawa mo o sa pagtatanong mo sa isang agent is hindi mo pa nakita yung actual na bahay. Kasi nga, during inquiry is ipinapakita sa iyo ng isang agent is yung video pa lang at yung mga larawan sa isang subdivision. But on site tour is makikita mo na mismo yung actual na bahay na gusto mo. Kaya huwag mong kalimutan o kaligtaan yung pag-site tour mga kabahay. Okay? Kasi nga napaka-importante niyan. Sunod mga kabahay, panghuli is yung tinatawag na reservation proper.
So pag sinasabing reservation proper mga kabahay is pupunta ka na mismo ikaw at yung agent mo doon sa office o opisina ng developer na kung saan doon na isasagawa ang reservation nga proper na mga kabahay. So paano bang isinasagawa during reservation proper? So during reservation mga kabahay is unang-una is pipili ka or papipiliin ka ng developer ng block number at lot number sa isang subdivision. Kasi nga sa isang subdivision is meron yang mapa or map. So kung merong mapa yan, maaari kang pumili ng gusto mong location, gusto mong lot. So during reservation doon ipapakita sa inyo yung mapa na kung saan doon ka pipili ng gusto mo na location, okay? So next sa pagpili ng isang block at lot sa isang mapa sa isang subdivision mga kabahay is yung tinatawag na pag-fill up. So isa sa gawa ng pag-fill up sa mga forms kung saan doon may isusulat yung basic information mo o mga detalye mo para ma-process na yung papers mo o yung forms mo sa pag-avail mo ng bahay sa isang subdivision. Next is yung pagbabayad na ng reservation fee, okay? Alam niyo mga kabahay, sa isang subdivision, kung mag-avail ka ng isang bahay sa isang subdivision, is maaari mo itong i-cash. Maaari mo din itong i-monthly. Pero bago mo gagawin yung pag-monthly is yung meron tinatawag na reservation fee. So unang-una mong babayaran talaga is yung reservation fee, okay? So after mong mag-fill up is babayad ka na ng reservation fee. At i-process na yan ng taga-opisina ng isang developer, okay? So next, sa pagbayad ng reservation fee is magkakaroon ng tinatawag na briefing. So pag sinabing briefing mga kabahay is ibibigay na sa inyo ang full details ng bahay na gusto mong bilhin. During briefing mga kabahay is diyan mo malalaman lahat-lahat na ng mga detalye doon sa bahay sa subdivision na gusto mong bilhin, okay? So last mga kabahay is yung tinatawag na picture taking. So after mong nag-fill up, after mong na-briefing, so magkakaroon ng picture taking ikaw at ng agent at yung malaking susi sa isang subdivision o gaya ng picture na nakikita niyo sa screen. Magkakaroon ng ganyan mga kabahay. Hawakan mo yung malaking susi na nagpapatunay na nakapag-reserve ka o nakapag-avail ka ng bahay sa isang subdivision. Okay? So yun mga kabahay, yun yung mga hakbang sa pagbili mo ng isang bahay sa isang subdivision. Una, dapat mong isagawa ang pagre-research. Pangalawa is yung pag-i-inquire o pagtatanong. Sunod is yung pagsa-site tour. And next is yung reservation proper. Okay? So mga kabahay, kung nagustuhan nyo ang vlog na ito is maaari kayong mag-like at mag-subscribe. At kung meron din kayong gustong itanong, ay maaari nyo i-comment sa baba. Okay? So yun lang mga kabahay ang ating topic na itatalakayin ngayon. So abangan nyo ang next nating topic na ating i-discuss sa sunod nating mga vlog. Salamat po sa inyong panonood at paalam po sa inyong lahat. Thank you.